Ngayong araw sa arraignment sa Pasig City, nagkaharap sina Pastor Kibuloy at complainant na si alias Amanda at naghain siya ng not guilty plea. Mensahe ng naturang pastor sa mga miyembro niya ay tatag lang. Kinontra naman ng abogado ni pastor ang mga paninira ng PNP sa kanya tungkol umano sa Angels of Death, na kung saan may mige nagbuwis umano ng buhay na mag-iikapulisan sa loob ng KOJC compound nung sila'y namamalagi doon. Giit ni Torreon ay purong kasinungalingan, umano ang mga paratang ni Marantan dahil wala umano ibang ginawa ang mga kapulisan sa compound kundi ang kumain, matulog at maghukay, kaya huwag umano magpalaganap ng fake news ang PNP na sila'y sinaktan at inagrabyado ng mga taga. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Sa Islang Pilipinas, ang araw na ito, ngayon po ay arraignment ni Pastor Kibuloy sa Pasig City Regional Trial Court at sa Quezon City Regional Trial Court. Pero bago po ang lahat, abaho, meron panibagong taga at kasinungalingan, black propaganda, laban ho kay Pastor Apollo si Kibuloy. Hoy, Lucia Espera, magandang hapon sa inyo. Mantindi ha? Isipin mo, mantakin mo, Pastor Apollo si Kibuloy. 40 years na po ang QGC. Sa tanang buhay, under Marcos, admin lang ho. Sinabihan, nagpalabas sila ng mga paninira. Paninira tol talaga guys. Hello, this nuts. Meron umanong Angels of Death ang QGC? Wow! Ano? Alam niyo po ba yung Angels of Death? Alam niyo ho yun? Kung hindi niyo alam, hindi ko rin alam. Hello, Ate Charilo, magandang hali sa inyo. Bago man ito, bago ho itong Angels of Death sa ating pandinig, wala man tayong ganyan narinig. Kahit nga Senior Aguila, na meron ho silang mga private armies. Wala mang Angels of Death. Pero si Pastor Kibuloy, ni isang pistola, wala akong nakita dyan sa KOGC. Kaya security guard. Tapos ngayon, may pautot kayo, Angels of Death Animal! Sabi ni Mel, Angels of Death, oh, laro yan na sa PS4, sa ka-anime ng palabas. Putangin, nanonood yata, na yata itong mga kapulisan, itong tagapagsinungaling. Sabi ni Gina, napayaan na kasi sila, kaya gawa na naman sila ng bagong pasabog. Ayan na tayo yan eh. Oh, ito sa arraignment ho ni Pastor Apollo si Kibuloy, nagkaharap na ho si Pastor Apollo si Kibuloy at nag-iisang complainant diyan sa Pasig City Regional Trial Court na si alias Amanda. Umantakin mo ha, isang complainant, paniwalaan natin at tanga-tanga na tayo, no? Isang complainant, nagkaharap na ho sila Pastor Apollo si Kibuloy diyan sa Pasig City Regional Trial Court. At sa mga miyembro ng KOGC, meron pong mensahe si Pastor Apollo si Kibuloy sa lahat po ng miyembro niya. At siguro kasama na rin ho yung mga taga-suporta niya kahit hindi miyembro gaya sa atin. Kasama na ho dito. Ito yung unang pagkakataon na magbigay ng mensahe si Pastor Apollo si Kibuloy. Ito po yung pinakaunang mensahe. At siguro, para sa lahat ng mga miyembro, KOGC na nagmamahal kay Pastor Kibuloy, isang napaka malaking part po ito sa buhay nila na magsalita ang isang pastor sa kanila, mensahe, pagkatapos po sumuko.
O, mga taga KOJC, mapalad kayo. Meron kayong leader na nagmamahal ho sa inyo. Pero bago po ang lahat, ay pakinggan po muna natin itong kasinungalingan ng kapulisan at iriribat ho natin. Kasi huwag natin hayaan na sila lang ang mapakinggan ng maraming Pilipino. Kasi ho ito, trial by publicity, demolition job, black propaganda para durugin ang pagkatao ni Pastor Kibuloy. Ang nakakalungkot nga ho, itong tagapagsinungaling ng kapulisan ay wala, parang tira lang sila ng tira, wala silang patunay. Yan ang nakakalungkot. Ang punto ko riyan, mga kababayan ko, kasi kayo man mga otoridad kayo, bago po kayo magbitaw, siguraduhin po ninyo na yung mga sinasabi ninyo ay totoo. Kawawa naman ho yung pinagbintangan ho ninyo. Tinira ho na ninyo, sinira na ho ninyo, what if hindi po yan totoo? Pero nakadamage na ho kayo. Tanda niyo po, hindi po convicted si Pastor Kibuloy. At naniniwala ho ako, mababasura ho yan. Matalino si Attorney Torion, walang bagong ebidensya, walang bagong witness, yung nabasura na noon. Ito pinag-uusapan ngayon, binuhay nila. O ito, pakinggan po natin guys ang kasinungalingan ng PNP. Just can imagine a minor being sexually molested by an individual at sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old, they were allegedly sexually molested by Apoli Kibuloy po at and they are being threatened na kapag sila ay i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Kibuloy ay i-hunt sila ng Angels of Death. Angels of Death? Pa-research nyo nga yung Angels of Death. 12 years old? 13 years old? Ano, Senior Aguila? Alam nyo yung script na to? Scripto no hintoy ba hontivirus eh? Scripto no hontivirus? Ginamit naman nila yan kaya ano, Senior Aguila? Ay, di na yan bibinta animal. Angels of Death? Teka nga. Di ba ho ba yung Angels of Death? Yun po yung parang mga tagapagparusa. Putang ipi. Pelikula pala ito! My God, Angels of Death man. Pelikula man to? Netflix ba to? Pag-research mo, Angels of Death, pelikula. Oh, wala. Pelikula talaga lumalabas, Angels of Death. Tingnan mo ha, nag-research ako, Angels of Death. Ayon sa Wikipedia, kaya kung talaga itong kapulisan, kalukuhan na talagang pinanggagawa kasi pahiya naman sila, no? Sa mga butas-butas pa, mga, ano yon, yung heartbeat ni Palaka. Angels of Death is a horror anime television series. Ay, yan ang sabi ng ano, ha? Wikipedia, based on the video game, on the same name created by Japanese Makoto Sanada. Wala mang pala meaning talaga yan. Niloloko tayo ng kapulisan na Angels of Death. Anime series pala yan. parang ang Angels of Death yung tagaparusa. No? Tagaparusa sa mga may kasalanan umano. Ang inahayop Angels of Death, ha? First time ko marinig to, ha? Patuloy na natadagdagan ang lumulutang na biktima ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakaaalarma na puro mga minor de edad ang umano'y mga biktima ng religious leader. Alarming in the sense na hindi isa, hindi dalawa. Maraming nagsasabi at paano sila ginamit. Paano yung indoctrination sa kanila, paano gamitin, kung paano sila kinakausap ng mga inner circle, kung paano sila i-prepare bago sila gamitin, di umano, again, I'm using di umano alleged.
Tanga mo! Di umano! Alleged na naman! Sus ko, Ginoo naman, oh! Alam niyo, Pardo, yung mga tuno ng pananalita mo, hinusgahan mo na yung Pastor Kibuloy. At yung 8 milyon na miyembro ng KOJC, sinaktan mo yan. Wala, hindi yan kasama sa pananampalataya ng KOJC. Imumulistya mo yung miyembro? Aba, nagago na. E kung ganyan ang ginawa ni Pastor Kibuloy, una pa lang, siguro, hindi po lalaki yung congregation ng KOJC. At hindi magiging successful ang KOJC. At kahit siguro isang purok, walang maitayo kahit puste. Oh! Ah, kasi Raulo naman talaga akong bagulang ako. Na yung anak ko, ipapain ko dyan at miyembro rin ako. Kahit siguro puste, walang maitayo si Pastor Kibuloy. Pardo. Kasi yung tono mo dyan, madam, talagang parang guilty na si Pastor Kibuloy, ha? Ang tanong, may maniniwala ba sa inyo? Ako, simpleng logic lang, guys. Kung ganyan po si Pastor Kibuloy, edi ho sana hindi aabot yung miyembro ng 7 million at hindi makapagtayo ng soon to be pinakamalaking indoor stadium sa buong mundo, sa kasaysayan ng mundo, ng mga pagpagawa lang nakapagtayo ay KOJC. Ebe, siyempre magsilayasan na kami dyan kung ako miyembro. Di wala kayong SMNI. Wala kayong Children's Joy Foundation. Isipin nyo, ha? Isipin nyo, ha? Mantakin nyo, guys. Angels of Death, mga minor de edad daw, yung minumulistya. Pero bakit, Pahardo? Merong Children's Joy Foundation, si Pastor Apollo Sikibuloy, na nangangalaga sa mga kabataan. Yung mga inaapi. Yung mga binababoy ng mga magulang, iniiwan ng mga magulang. Parang ang layo, ho, no? Di lang, parang talagang ang layo. Yung akusahan mo yung isang Pastor Kibuloy na sabi na mumulistya ng mga kabataan, pero mayroong Children's Day Foundation na kasing taas ng level itong non-organization na ito sa Red Cross. Parehong level sila ng Red Cross, ha? Itong Children's Joy Foundation, paano mo mapaniwala ang maraming Pilipino na totoo yung mga akusasyon ninyo sa isang Pastor Apollo Sikibuloy na nanamumulistya? Isa pa nga ho, nagbihis sa mga kabataan, mga inaaping mga kabataan, yung naiwanan ng mga magulang, minaltrato ng mga magulang, sa po yung nagsagip. Binigyan ng edukasyon, binigyan ng bahay, binihisan, pinag-aral ng libre. Paano po kami maniwala? Kalukuhan ito. Magkano kaya yung bayad mo galing kay Palaka at sa mga kano? Diyos ko, ako ang punto ko dyan. Bago ka titira ng ganyan, no? Tama yung sinasabi mo, Arturo. Yung miyembro, labas-pasok dyan. Labas-pasok naman talaga yan. Wala naman silang ano dyan. Yung si Dinsyo nga eh. Dinsyo, kaibigan natin eh. Pumasok ng malaya, umalis ng malaya. Maraming ganon. At marami akong kaibigan na ganon, na miyembro ng KOJC. Pumasok ng malaya, umalis ng malaya. Tapos babotohin mo ng ganyan si Pastor Apollo Sikibuloy? Wow, isa kayong dakilang kasinungalingan. Oh. Allegedly, ni Pastor Kibuloy, paano sila ipapasok sa kwarto? Oh. Matapos na gawin ang umano'y pang-abuso, sinabi ni Colonel Fajardo, naiisa lang ang sinasabi ni Kibuloy sa mga biktima nito. Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Inililinaw lang natin. Ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure. Alam mo ha, di umano ka, ikaw, tagapagsalita ka man ng kapulisya, dapat ito kasuhan to ng KOJC, guys. Oo, bigyan ba ng leksyon? Kasi ang hirap naman ho, taga KOJC, anuhin nyo po ito, kasuhan nyo. Sinisira ho kayo dito eh. Sinisira po kayo ng pulisya ngayon.
Again ha, sinungaling po ito. Walang katotohanan yan. Intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Kwento umano ng mga biktima, hindi sila makapagsumbong dahil sa takot sa tinatawag na Angels of Death. Takot yung mga bata dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng Angels of Death. Angels of Death, yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng Angels of Death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just imagine a 12-year-old kid, 13-year-old child, tatakutin kang ng ganon. Tingnan mo ha, Angels of Death. Tapos alam daw ng mga magulang, si Raulo nala talaga akong magulang talaga oh. Si Raulo na akong magulang. Kung hayaan ko yung anak ko, imumulis siya. Tapos, yung complainant mo iisa. Sige nga. Kung totoo po yung mga rasunis ninyo, kung totoo po yung mga paratang ninyo, edi sana sa 8 milyon na miyembro na yan, kahit man lang siguro 1 milyon, kay 40 years naman yan, kasi sabi ninyo, secrecy ha, code of secrecy. So, ibig sabihin, code of secrecy, halos lahat yan ang miyembro, ganun ang mangyayari. Kasi Angels of Death man. Oh, bigyan mo kami ng 1 million, kahit 1 million lang complainant. Kahit hindi na 1 million, kahit 100,000 lang complainant. Kahit hindi na 100,000, kahit 1,000 lang. Kahit hindi na 1,000, kahit 100,000 lang. Kahit hindi 100,000, kahit 10 lang. Para maniwala kami. Wala kayong may provide kasi nga hindi yan totoo. Sinisira lang ho ninyo yung puri ng isang pastor. At sinisira ninyo yung KOGC dahil yung sa inggit ng nakaupo sa Malacanang, inggit ng palaka. Sabi ni Mian, hindi naniniwala sa Son of God pero naniniwala sa Angels of Death. Si Raulo nga. Lahat tayo ha. Son of God tayo. Appointed Son of God tayo. Alam mo na paliwanag yan ni Pastor sa amin, yung appointed Son of God. Lahat tayo appointed Son of God. Kayo hindi kayo appointed Son of God. Ano kayo? Appointed Son of Demonyo. Oh. Yung ano nga lang, oh, yung Children's Joy Foundation, yung birthday ng anak ko, dun ko nga inano sa waxes eh. Para at least papaano magiging party tayo ng Children's Joy Foundation. Mga bata, tuwang-tuwa. Nakakain. Wala kang makitaan na minumulistya sila. Yung mga bata, ini-educate. Wala kang makitaan na tinarantado yung mga bata. Sobrang saya nila. Marunong kumanta. Ang ganda kumanta eh. Mga choir nga yung mga kabataan, isipin mo guys, maliit pa lang, marunong na tumugtog ng gitara. Napanood niyo yung tumugtog ng gitara? Tumugtog ng piano? Ganun ang disiplina ng mga taga-KOGC. Wala akong makita yung ganun kahit katiting lang. Napaniwalaan ko itong sinungaling na to, wala as in. Tuloy o. I don't know kung paano natatanggap at nagagawa yun ng sinasabi na abuser nila. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila kung ano itong sinasabing Angels of Death umano ni Kibuloy. Hindi natin alam kung ito bang Angels of Death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. So kasama po yan sa ginagawa po nating investigasyon. Okay, goons. Oh, ito yung paliwanag niya. Yung Angels of Death umano mga goons ni Pastor Kibuloy. Pag sinasabi mong mga goons, yan po ay mga armado. Parang mga berdugo yung datingan yan. Kasi goons eh. Alam mo na ako ha ito ng ideya saan? Yan kay ano? Risatanas. Na sinasabi merong private army si Pastor Apollo Sikibuloy. Walang private armies ang KOJC as in wala. Nakailang bisis po ako dyan nakapasok eh. Pati asawa ko, anak ko nakapasok. Wala ho silang nakitang ganun. Wala ko silang nakita kahit security guard, walang armas. As in. Nakailang bisis kami pasok-pasok dyan. Ako po mismo, makapag-witness po ako. Kaya yung depensa ko dito,
sa KOGC at kay Pastor Kibuloy, talagang babaon ho sa inyo sa mga trolls na hindi nagla-like. Palike nga guys. Totoo yung sinasabi ko. Dahil kita ko sa mga mata ko, sa mga pamilya ko dyan, pinapasok kami, security guard, walang armas. Wala kang nakikitang bodyguard. Pastor Kibuloy, wala as in. Walang bodyguard si Pastor. Mga ano lang, KOGC members lang. Wala kang, ni Kotselyo, wala kang makita eh. Sa kanilang biwang. Guns, alam mo yung guns? Para yan sa mga politiko. Para yan sa mga buhaya. Mga politiko na maraming kaaway. Yun yung guns. Wala as in. Isipin mo guns, Pastor, anong gagawin ni Pastor dyan? Yung guns na yan. At nakapunta rin po ako sa ano, sa yung parang magbautismo sila doon sa Samal Island. Yan ha, kasi sa pag sabihin mo code of secrecy lahat ng miyembro doon man ang tawag diyan ibautismo sa Samal Island. Pagbating namin namin sa Samal Island, walang security. Wala as in. Wala kang makitang merong armas na dala. Walang bodyguard si Pastor. Kasi kung si Chrissy naman talaga yung sinasabi niya, kasama daw sa pananampalataya nila dyan, edi o sana nakakita na ako pagpasok pa lang. Uy, may guns. Uy, may security guard. Uy, may private armies to. Kaganda-ganda pa naman ng Samal Island nila ni Pastor. Kamuntikan naman. Manakaw yan ng mga animal, no? Kasi wala, guys. Ito, maniwala kayo kasi nungalingan, sablay na nga ho sila. Panoorin natin hanggang dulo kasi may sagot yan abogado ni Pastor Kibuloy. Panawagan ng PNP sa iba pang umano'y inabuso ni Kibuloy. Lumutang at magsampa ng reklamo. Gusto kong pungkuhanin itong pagkakataon pa na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing minolestya sila, lalo na yung mga bata na nakakanas ng ilang taon ng pamamolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at wag po kayong matakot, sabihin natin yung totoo, maging dun po sa kanilang mga magulang dahil... Alam mo yung panawagan mo, Fajardo, that's a mind conditioning sa lahat ng mga nanonood. Huwag kayong maniwala dyan. Kasi nga, meron talaga silang gagamitin at ipalabas. Mind conditioning yan na pinapanawagan nila umano na lahat ng mga naabuso ni Pastor, magsilabasan kayo. Mind conditioning sa lahat ng mga nanonood gamit ang mainstream media. Huwag po kayong maniwala. Kasi ito, sigurado ako, meron silang kukunin dyan. Siguro, hindi lang 10. Magbayad lang. Ang tanong dyan, magkapariho ba kayo ng script? At may ebidensya ba kayo? Pag kayo, magpagamit kayo, magpabayad kayo, dyan sa, ito sa gobyernong Marcos, yung kaluluwa ninyo susunugin talaga yan sa impyerno. Huwag kayong magpagamit, mga bayaran. Oh. Kasi pag paggamit ito kayo, kawawa ang buhay ninyo, pati pamilya ninyo, husgahan po talaga kayo. Mali man kayo, wala man kayo magiging ebidensya. At saka walang ganun. Angels of death, wala ho ganun. Layo. Kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang na biktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila. Dagdag ng pambansang pulisya, mananagot din ang mga magulang ng mga bata na kusang inialay ang kanilang mga anak kay Kibuloy. Definitely. These are minors, 12, 13 years old. At yung kanilang mga magulang ay miyembro. Alam di umano ng mga... Butangin na, si Raulo ko naman talaga. O sige nga, sabihin na ako. Ako, kunyari ako ha, meron akong angels of death. Kunyari ako ha. Alam mo Fajardo, kahit si Senior Aguila na mayroong mga witness, hindi niya ginanon yung 12 years old, 13 years old, hindi niya ginalaw. Pinapakasal doon sa, iwan ko kung totoo, si Reza Ontiveros naman kasi din yan, yung kay Senior Aguila. Si Raulo naman ako. Kung ako ay kukuha ko ng bata, 12, 13 years old, kung manyakol na talaga ako, putangina, bakit ako kukuha ng 12 anyos, 13 anyos? Doon na lang ako kukuha sa 18. Bakit 13?
Bakit 12? Anong meron? Oh. Masyado hong ano? Masyado hong halata kayo sa inyong paninira kay Pastor Apollo Sikibuloy. Baka kapanipaniwala pa siguro kayo, 18. Ganyan, 20. Pero 12, 13? Wala na ho yan. Panahon pa yan ng ano, sinaunang panahon. Pero ngayon, putangin na, wala nang maniniwala sa inyo. Putangin na, 12, 13? Oh, galing sa inyong mga bibigyan. Kung ako, Pastor Apollo Sikibuloy, putang ina, bakit sisirain ko yung pinaghihirapan ko? Nag-start kami ng parang sabi nga ni Tatay Digong, nag-start kami ng kubo-kubo lang sa puno ng kahoy. Pinaghirapan namin itong kongregasyon namin. Sa matagal na panahon, 40 years, sisirain ko lang. Oh, ano yung gusto mong mangyari? Yung pinaghirapan ng mga miyembro ko, sisirain ko lang. Yung pananampalataya namin, kung saan pati mga kano na recruit ko, pati mga kano na paniwala ko sa aking pananampalataya at pagsamba kay Hesukristo gamit ang Biblia, salita ng Diyos. Tapos sisirain ko ng ganon, my God. Maraming na-recruit si pastor ng mga Amerikano eh. Buong mundo na nga yan eh. Worldwide na nga ho yan. Hindi lalaganap itong KOGC sa buong mundo kung mayroong kababalaghan sila. At hindi mo makikita yung ganyang kaganda ang kanilang compound kung mayroong kababalagang ginawa si Pastor Apollo Sikibuloy. Simple lang yan. At walang magbibigay sa kanila ng pira kung itong kongregasyon dito ay ginagawa yung ganyan. Ala, as in. At kahit ako magulang, bakit ba ako papasok dyan? Patunay yan yung mga miyembro. Mamaya, meron po akong ipipli na video. Pakinggan din naman natin sa side ng mga taga-KOGC. Kasi ito is black propaganda naman ho talaga ito. Paninira naman ito sa KOGC. Siguro this is the time na pakinggan po natin ang side ng mga KOGC. Sa dulo na lang ho. O tuloy, pakinggan natin ho. Mga magulang, dahil nga pakang they are being offered. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung pakang kanilang passes to heaven. I understand. Hala, animal! Niminsan, hindi ko narinig na sinabi ng mga taga-KOG si Panginoon si Pastor Kibuloy, Son of God, appointed Son of God lang talaga yung sinasabi nila. Niminsan, wala akong narinig ng ganyan. Huwag niyong sirain yung pananampalataya ng mga yan. Parang sugo lang si pastor. Son of God. Gifted kasi talaga si pastor pag nagsalita ng ano, yung salita ng Diyos. Talagang na, niwala ka, maniwala ka talaga, guys. Pag nagsalita na, tuloy o. I don't know how an individual can do those things sa isang bata. Dumepensa naman ang kampo ni Kibuloy ukol sa naturang mga akusasyon. Kung may mga bago, I'm sure planted yung lahat yun. Correct. Kuan yun, mga manufactured yan. But let them prove their case kasi the accused is presumed innocent. Allegation is not equivalent to guilt. Mm-hmm. Oh, ayan. Kasi ganito po, meron pang akong basahin, guys. Sinasabi rin ni Attorney Mark Tolentino, putol kasi doon. Planted talaga ho yung mga yan. Pag sinasabi mo kasing angels update, meron yung parang private armies. Tiga lang, ito oh. Pinabulaanan ng kampo ni Pastor Apollo Sikibuloy ang mga aligasyon na panakot ng pastor ang angels of death sa biktima nito ng pang-aabuso. Ayon sa legal counsel na si Attorney Mark Tolentino, walang kahit anong private army si Pastor Kibuloy, kaya hindi posible na hantingin nito ang mga lalabag sa code of secrecy o magbubunyag sa mga illegal na gawain ng pastor.
O ayan, wala kang private armies. Bakit ipagpumilit ng kapulisan? Tingnan na lang natin, no, kasi ang makapagsabi man yan, mga miyembro talaga ng KOGC, mamaya abangan nyo po yung ipiplay kong video para magiging patas naman. Kasi itong mga mainstream media, ang lagi nilang pinapakinggan, yung mga naninira kay Pastor Apollo Sigibuloy. Patuplok nga, guys! Ito, patuplok! Patuplok! ito, nagkaharap na ho yung nagbubukod tanging complainant na si alias Amanda tungkol umano sa human trafficking labang kay Pastor Apollo Sigibuloy. Isipin nyo, ha? Human trafficking pero isang complainant. Gago, oh. Humarap, ha? Umayos naman kayo. Ito, panoorin po muna natin yung pagdating ng complainant. Ala, nasan ba yun? Ito. Yan yan, si Pastor. Ay, tika lang, si Pastor pala. Yung complainant muna, alias Amanda. Dumating po sa Pasig City Regional Trial Court. Masok po sila dyan. Ayan, oh, grabe, daming kapulisan, ha? Tangina, nakakahiya naman kayo. Human trafficking pero isang complainant. Dapat man sana kahit may 10 kayo diyan. Human trafficking tapos isang complainant. Ay, tatanga, oh. Halatado naman. Dinagdagan nyo sana, kahit mga 5 sana, para maniwala kami. ito, Pastor Apollo. Niwala kayo, human trafficking, pero ang complainant, isa. Ayun, mga trolls dito, yung mga human trafficking. Susmas, oh my God. Ito rin, si Pastor Apollo Sigibuloy. Dumating rin, oh. Ayan, pumasok sa mga taga KOGC. Ayan na ho, si Pastor Apollo Sigibuloy. Matapang si Pastor. Kasi kung guilty si Pastor, di talaga ako lalabas. Atulan man ako guilty. Ngayon ito, naghain po ng not guilty plea si Pastor Apollo Sigibuloy kasama po ng iba. Ibang miyembro ng KOGC na pinaratangan ng picking witness. Pag ma-acquitted to si Pastor Kibuloy, kayong mga damunyo na naghusga sa KOGC, magbabayad kayo. Singilin namin kayo. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon. Kasi inusgahan nyo yung isang kongregasyon na Word of God lamang po ang tanging sandata. Pakinggan po muna natin ang balitang ito. Guys, kuidao tayo, media, mga mainstream media, mga bulok talaga pamamalita nila. O ito. Pinasahan na ng sakdal si Pastor Apollo Kibuloy at 4 niyang kapwa akusado sa Pasig Regional Trial Court kanina. Para yan sa kasong qualified human trafficking na non-bailable o hindi mapapiansahan. Humarap din sa arraignment ang nagre-reklamo laban kay Kibuloy na sina alias Amanda na nakaranas din ng pang-aabuso mula sa pastor. Basura kang reporter ka. Wala kang kwintang reporter ka. Okay pa yung babae kay si Pastor Apollo Sigibuloy. Ikaw, Kibuloy lang sinabi mo, lagyan mo ng titulo, pastor man yan. Bakit mo sasabihin nakaranas na pang-aabuso? Guilty ba? Merong presumption of innocence. Dapat hindi conclusive yung pag-report mo. Daglagan mo naman ng di umano. Kasi hindi naman convicted si Pastor Kibuloy eh. Naghain na nga ng not guilty plea. Lagyan mo ng di umano kasi yung punto mo dyan kasi sir eh, hinusgahan mo na si Pastor. Baka pwede, huwag niyong husgahan. Kasi media kayo eh.
Maraming nanonood sa inyo. So anong tingin ng mga tao sa isang taong binabalita ho ninyo? Guilty na. Tina-trial by publicity na ninyo. May paghuhusga na kayo. Baka pwede di umano. Kasi wala naman talagang katotohanan yan. Saka na natin husgaan kung convicted na. Actually, meron pang ang apila. Lower regional trial court pa yan. Court of Appeals pa. May Supreme Court pa. Bakit ba si Bong Navarro? O nangyayari kay Bong Navarro? Anong ginawa kay Bong Navarro? Pinaratangan. Sabi daw, nanggahasa. Natalo si Bong Navarro sa regional trial court. So ngayon nag-apila si Bong. O anong nangyayari? Nanalo si Bong sa Supreme Court, di ba? Nabaliktad. O tingnan mo, kinulong na talaga si Bong Navarro yun, na hinusga na talaga. O, may presumption of innocence pa rin. O ang ending pala, si Bong Navarro ay not guilty. At yung nahatulan, yung mga naninira sa kanya, sa awa ng Panginoon, kulong ng habang buhay. O. Kaya sa mga mainstream media, umayos kayo. Live mula sa Pasig City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, pakikwento mo nga sa amin, ano ba ang naging tugon ni Nak Kibuloy at iba pang akusado dyan sa arraignment? Ruth, not guilty. Yan ang tugon ni Pastor Apollo Kibuloy at ng apat pa niyang kasama na sangkot sa sa ginagawang arraignment sa Regional Trial Court ng Pasig City. Sa ngayon nga, inaasahan natin na anumang oras mula ngayon, posibleng lumabas na si Pastor Kibuloy kasama ng mga escort ng PNP. At bukod sa kanya, ang mga kapwa-akusado niya na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Silvia Semanyes ang kasama niya sa loob ng korte. Personal na dumalo sa arraignment ang complainant na si alias Amanda. Dati nang humarap si Amanda sa pagdinig ng Senado kung saan idinetalye niya kung paano siya pinilit na makipagtalik kay Kibuloy. Samantala, naging mahigpit naman ang seguridad kanina sa pag-alis ni Nak Kibuloy mula sa PNP Custodial Center kung saan sila nakadetain. Pagdating nila sa Pasig RTC at pagbaba ng coaster, makikitang nakasuot ng Kevlar helmet, bulletproof vest at nakaposas si Kibuloy. Pinalilibutan din sila ng mga pulis. Ito ang unang beses na humarap sa korte ang pastor matapos mapasa kamay ng mga otoridad noong Linggo. Ruth, mamayang hapon nga, meron pang separate na arraignment na nakaschedule si Kibuloy at yung apat pa niyang kasama na co-accused niya. Ito naman ay gagawin sa Quezon City Regional Trial Court at para naman ito sa kaso na sexual and child abuse. Yun nga lang, hindi natin sigurado kung pupunta ba sila doon physically dahil posible daw na through video conferencing na lang ito gaganapin. Okay, ito guys ha, hindi ako abogado ha, pero ganito. Yung sinabi kasi ng mainstream media na hindi available ang kaso ni Pastor Kibuloy, nagkamali ho kayo. Lahat po ng kaso, available po yan. Sigon, naayon, kung naayon sa ebidensya. Kung yung ebidensya ho, kahit human trafficking po yan, kaso ni Pastor Kibuloy, kung yung ebidensya ay weak, pwede pong makapagpiyansa si Pastor Kibuloy habang lilitisin yung kaso. Yung sa Quezon City naman, ho, available po yun. Kaya anytime, pwede pong makapagpiyansa si Pastor Kibuloy. Wala mang bagong ebidensya ang kalaban. Walang bagong witness. O, ito yun. Paano po nila ididiin si Pastor? Eh kung bibili ni Palaka yung Regional Trial Court, posible, matulan nila. Ipapunta sa Court of Appeals pa naman. Sabihin na natin, magkadelitsi-litsi pa rin. Iakit na lang sa korte, sa higher court na lang, Supreme Court. Sana manaig ang hustisya. Kasi kung ang pag-uusapan natin dito, pira-pira lang, baka matulan si Pastor. Kaso kung balikan nyo po yung kaso, 4 years ago na basura naman, walang bagong contest, walang bagong ebidensya, walang bagong witness, mabasura rin ho yun. Same din, mabasura. Pag mahina yung ebidensya mo, makapagpiansa po talaga si Pastor Kibuloy. Kaya dapat walang conclusion nga. Yung mga mainstream media, kayong journalist kayo, huwag kayo magkaroon ng conclusion para hindi magkaroon ng mind conditioning sa utak ng maraming Pilipino.
O ngayon ito, para sa mga ano, sa mga taga-QGC, pakinggan nyo po ang mensahe ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ay wag muna yan. Ito muna, Attorney Torion, pasok. Na-interview na natin yung ibang miyembro ng QGC dito sa Bisdak, Pilipinas. Naalala nyo, sa Tordi at Sandi. Sila ni Sir Carlo, ang dami po. Pati kamag-anak ng mga yan. Pinapatunayan na sinungaling yung Alias Amanda. Yan po yung kalapating mababang lipad. Si Alias Amanda. Kalapating mababang lipad yan. Sino bang mahilig sa patay sindi? Baka nakita nyo si Alias Amanda. Sabi, burikat. Burikat mo lang. Yan naman yung personalidad niya. Totoo naman, hindi niya yan maitatago. Nang napunta sa KOGC, nabago naman siya. At saka merong patunay dyan, I think. Meron din siyang, ano ba, parang hinarot-harot yata dyan sa KOGC. Kwininto sa amin. Security ba yun o basketball player ng ano, GMC? Hinaharot-harot. Merong ang video? Merong video. Sabi ni Storm Rider, Attorney Bisdak. Attorney. Palay detector si Amanda. Sablay talaga yan. O ito, pakinggan po natin mga kabisdak ang mensahe ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kuya, maghahalang please. Sir, message po sa mga followers niya, sir. Any message, sir, to the followers po? Tatag lang. Okay, thank you, sir. Tatag lang. Alam nyo ho, no? Ako, yung mensahe ni Pastor Kibuloy, hindi ko nakitaan na parang nabahala siya, no? May takot siya. Kita mo yung boses, yung diction? Matapang eh. Tatag lang. O, mga taga-KOGC, tatag lang daw ho kayo. Sabi ni Merle, yung kanya, binidyohan niya, tapos sinin sa boyfriend niya. O yun nga, yung kipay, sabi ni Marley ka, yung kipay daw ni Amanda, binidyohan niya, sinin yan sa ano niya, VIP niya. Kipay ba? Kipay, gid ba? O, tatag lang daw ho, para sa lahat ng mga taga-KOGC. O, ito. Kaya yan, kita ko kaya. O ito, sa lahat po ng mga Pilipino, mga bashers ng QGC, galit kay Pastor Apollo C. Kibuloy, galit sa akin, mga animal, no? Para sa miyembro ng lahat ng mga naniniwala kay Pastor Apollo C. Kibuloy, para sa kapulisan, para kay Re Satanas, para kay Palaka, para kay Ngagba, para kay Abalos, para kay Tore, para kay Marbel. Baka po pwede, pakinggan nyo rin ho ang mensahe ng miyembro ng KOGC. Ito yung tunay na pagkatao ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung naniniwala kayo dun sa isa, baka pwedeng paniwalaan ninyo itong maraming mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ipiplik ko po ang video mga kabisdak at pagkatapos nito, kita-kits po tayo mamaya alas 8:30. Panoorin po natin guys at ishare po natin para malaman ng sambayan ng Pilipino ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kahit ito lang ho ang magiging tulong natin
sa miyembro ng KOGC, sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Apollo Sikibuloy. Tatag lang. Panoorin po natin. Siguro na binabaliktad nila yung mga akusasyon, I mean, binabaliktad nila yung kasalanan nila, pinapahid nila kay Pastor. So kami dito sa Kingdom, sinasabi nila na ililigtas nyo kami. Ba't pa kami ililigtas? Eh, kita naman buhay nyo namin, no? Saya-saya namin dito. Kita naman sa mga mukha namin, masasaya kami. Hindi naman kami mukhang depressed. Hindi naman kami nagutom. Hindi ba kay Jesus Christ? Love your enemy. So, sino makagawa nun? So, yung akusasyon nila na rape? My God. Natatawa ka na lang kasi hindi ka nga makalapit sa mga lalaki, di ba? Tapos nasabihin nila, rape? My goodness. Di na dyan kumuto sa mga akusasyon sa uban kay tungod mas sa, ano, sa kaligtasan ni Pastor. At saka yun, naging modelo namin si Pastor, mga kapatid. Salamat talaga sa Pastor sa pribileyo po na ibinigay niyo po sa pamilya ko. Asya nga yung gihatag sa ako, ah. Huwag ikaw, Madam Risa, huwag kay karapatan nga maging unana sa amu. Ayan o, mga kabisdak, ang mensahe ng mga taga-KOGC members. Oh, saan kayo maniwala? Doon sa iisa o doon sa karamihan? Alam niyo po, ako hindi ako miyembro ng KOGC, pero pag ang leader po ay matino, panigurado yung mga followers ay matino. Napatunayan na ho natin yan dahil yung ginawa ho nila sa paglusob sa KOGC ng mga sandamakmak na kapulisan, hindi po lumaban ang mga yan. Nakita pa rin po nila, naghari pa rin po sa kanila yung turo ni Pastor Apollo Sikibuloy na pagmamahal sa kapwa. Marami na rin po akong na-interview ng mga taga-KOGC. Pagmamahal lang po ang kanilang puhunan, yan ang turo. Love. Love your enemy nga, oh. Niminsan, di po sila nagmumura. Kita nyo? Yung ginawa ho ng Marcos admin sa KOGC ng mga kapulisan, eh dapat to, magmumura sila, pero hindi nila yung ginawa. Kasi hindi yan ang turo sa kanila. Pagmamahal. Love your enemy. Sa akin, ako ordinaryo, gaguhin ako ng ibang tao, di ko sila kayang mahalin. Pero iba ho talaga ang Kingdom of Jesus Christ. Dito lang po natin makikita kung anong klaseng pagkatao si Pastor Apollo Sikibuloy. Huwag na natin ilayo. Tingnan na lang natin yung mga miyembro kung ano po yung turo sa kanila. Kung masama ang isang pastor, kung masama ang isang leader, panigurado, masama din ang followers. Kita mo sila, nandun yung pagpakumbaba nila. Lahat, subukan po ninyo makipagkaibigan sa KOGC. At ako, marami na rin po akong nakasalamuhan na KOGC members dito sa Maynila. At yung kanilang ano, di ba meron silang ginagawang binta-binta sila, biskotso. Hindi yan sila pinilit. Bukal sa kanilang kalooban yun, dahil pinag-aral sila, yun lang ang sukli nila, makasustain sila. Kaya pag nakakita ako ng mga taga-KOGC members, pinapakyaw ko talaga paninda nila. Maniwala ho kayo sa akin. Uuwi po sila ng maaga. Kasi may dalaw silang paninda. Hindi naman po masama yan. Kasi sarili man nila yan. Part po yan ng kanilang buhay bilang isang miyembro ng KOGC. Wala tayong pakialam sa kanila. Hanggat hindi sila inabuso, hanggat naging masaya sila. Pag hindi naman sila masaya, automatic naman, oh, pwede silang magpaalam. Meron po kasing mga record yung KOGC, parang, alam mo yung parang, ikaw yung buhay mo, meron kang, ano, meron kang, ang tawag dyan guys, parang diary. Lahat ng miyembro ng KOGC, magugulat ka dito guys eh. Ang nakagawa lang nito, Mormons. Pero nagulat ako kasi nagawa rin pala ng KOGC. Lahat ng nangyayari sa buhay ng miyembro ng KOGC, nakasulat sa diary, naka-records. Naka-record po guys. Lahat. Kaya yung mga ganyan, Amanda, lahat ng ginagawa niyang kalukuhan, naka-record yan. Naka-record yun, hahanapin mo lang doon. Yun ang magandang i-present siguro.
ng mga taga KOGC, oh ito, pakilala natin yung witness kung credible ba. Lahat yun, naka-record. Tsaka dokumentado talaga, guys. Ay, basa muna tayo ng comment, mga kabisdak. Sabi ni Merlinda Calmorin, marami akong kaibigan ng mga KOGC, mababait talaga sila. Sumasamba ako sa church nila. Leonidas, may flow chart ang bawat member sa dami nila. Sabi ni Sigma, kung ipakita record niya, nakakasuka alias Amanda. Sabi ni Janet Ilan, di po ako membro ng KOGC pero nakikita ko na si Pastor Apollo Sikibuloy ay inusinte sa mga kaso na kinakasangkutan niya laban lang Pastor Apollo Sikibuloy. May liwanag sa kadiliman. God bless KOGC at Pastor Apollo Sikibuloy. Jess Salazar, God is with Pastor Apollo, hindi sa pababayaan. Nora Conyun, service na kung ako. Kung ako, mumurahin ko sila, katoliko pa ako, pero mahal ko ang KOGC at naniniwala kay Pastor Apollo Sikibuloy. Sinusubaybayan ko ang ginagawa ni Tore at mga kapulisan, kumukulo dugo ko, service na. Hoy, alamak dyan sa KLC of Malaysia, magandang hapon no, sa inyo. Sabi ni Ano, walang masama sa pagbibinta ng mga pagkain. Wala naman talagang masama yan. Ang masama, magnakaw. Rachel Tan, well-disciplined ang mga members. Obvious naman on how they dealt with the siege. Mababait talaga kahit yawa ang mga pulis. Kung hindi disiplinado, baka lumaban na rin ho sila eh. Marian, darating ang panahon, aangat din ang katotohanan. Mapapalad ang mga naapi. Yan lang, ang bilis ng comment, guys. Oh, yun lang. Alam nyo ho, niwala po kayo, pag nalampasan ito ng KOGC, yung relihiyon nila, hindi na yan ano, hindi na yan kayang gibain. Sobrang tatag. Ganda ng mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy, tatag lang. Pero matatag na lang, guys, na yan, guys, 40 years na yan eh. Amelia Eloise, maraming salamat sa pakulay. Talagang pinersonal lang talaga ng Marcos admin. Kung hindi lang sumasawsaw itong si Bangag, Palaka, Tambaloslos, walang ganyan. Masyado lang pinipersonal at nadamay lang ito si Pastor Kibuloy talaga sa mga insecurities nila sa mga Duterte. Boy Palaboy, Atty. Bisdak, ano dapat isang pasakaso labang kay alias Amanda? Mabigat na kaso yan. Ang kakaso yan, 8 million. At sa Pastor Kibuloy, mabibigat na kaso. Libel. Pwede mong malibel yan. Pag natalo si Amanda, libel yan. Pwede mong baliktarin yan. Yung kasuhan mo ng libel case na ano, 100 million. 100 million? Putangina. Saan sa hanap ng 100 million? Pag kinasuhan ni Pastor Apollo Sikibuloy, kasi religious organization man yung sinira nila dyan, 8 million members. Pagkataon ni Pastor, hindi mambiro. 100 million libel case, puta, iyak ka dyan. Saan ka maganap? Bigyan ka ni Bangag. Sa bagay, kung bigyan siya ni Palaka, isang panalo lang sa luto. Check 8, dismiss na yan. Pero binuhay uli. Binuhay ni Buying. Gilmar, ang proteksyon sa amahan, magauban, kanunay, sa among, may gugmaong Pastor. Ang angel sa langit, magauban kanunay kanimo Pastor. Isaya yun. Estuad si alias Amanda aka Blinda Portugal. Ha? Kasama ko yan since 2012. Maraming iskandal yan. Pati sa Pasig Catholic College. Sabi po ni Estuad TV, 2012 daw niya kasama na si Amanda. Wala talaga, kalapati pala ito. Double E, may healing power pa yan si Pastor. Thomas Bustelio, lahat ng taga nakasaksi sa mga patutuon ng mga taga KOGC, 105%, totoo lahat yun. Thomas, sabi ni Marga, inggit sila sa kingdom ni Pastor Kibuloy. Lalo na po pag nag-opening. Alam niyo po, kahit anong gagawin niyo kay Pastor Kibuloy, ako sa akin, guys, ha? Si Pastor Kibuloy may napatunayan na eh. May napatunayan na sa buong mundo ang kanyang pagkapastor. Kahit i-crucify nila si pastor, ipako sa cross,
alam mong mawawala kay Pastor. Ang kongregasyon ni Pastor, magpatuloy pa rin yan habang buhay. Nakatatak na yan sa kasaysayan ng mundo na mayroong Kingdom of Jesus Christ na nakungkir yung buong mundo. Laganap sa buong mundo yan eh. Kahit tulan pa nila si Pastor ng habang buhay pagkakulong or 100 na death penalty or i-crucify, di naman mabubura yung mga turo ni Pastor Kibuloy sa KOGC. At hindi naman yan mawawala sa kasaysayan ng mundo. Lalo na pag opening yung kingdom, nako. Ang laki ng achievement ng KOGC. At marami na pong natulungan yung KOGC, pati sa Pilipinas. Yung mga NPE noon, natulungan ni Pastor. Alam niyo yung mga NPE noon? Ala, yung iba, pastor na. Oh. Mamimilita, Brian, sa ano po? Sa Bisdak Pilipinas, FBPIDS po, mag-PM ka. Akala niyo po, yung KOGC, maraming NPE. Dating NPE po. May na-interview na tayo dito si Densyo. Nabago ang buhay nila, ah. Yung iba, mga pastor na. Mga ministro na. I think yung isa sa mga speaker, host, doon sa Liwasang Bonifacio, dating NPE, kasamahan nila ni Ka-Eric, ngayon pastor na. Oh, tingnan mo yung pagkatao ni Pastor Kibuloy. Teofilo, we hope justice for you, Pastor Kibuloy, at sa mga kasama mong akusado. Hindi man ako taga-KOGC, pero naniniwala akong innocent ka at mga kasamahan mo, mabuhay ka. Paano magiging guilty? Human trafficking, isa nagre-reklamo. Tapos ang kapulisan, para hindi mapahiya, gagawa ng picking witness. Damihan natin. O gawa-gawa tayo ng script. Nandyan na yung script. Connie ma, magtumpa ka dyan, Bisdak. Hindi yan mawawala ang KOGC. Kahit kung gagawin nila kay Pastor, eh na mawawala yan. Kahit husgahan pa ng husgahan, tayo na, hindi na yun mawawala. 40 years. Kasi ang KOGC, hindi man pagmamayari ni Pastor Kibuloy. Baka akala siguro ng mga bashers ni Pastor Kibuloy ay KOGC ay pagmamayari ni Pastor. Hindi. Pagmamayari po yan ng miyembro ng KOGC. Pag miyembro ka ng Kingdom of Jesus Christ, may kingdom ka. May sarili kang sasakyan. Basta mag full-time miracle worker tawag sa kanila, parang magiging seminarista ka, seminaryo ka sa Katoliko, magiging ministro ka sa kanila, pupunta ka, titira ka, libre lahat, pagkain, basta salita ng Diyos pag-uusapan. Hindi naman sila biyayaan ng Panginoon ng ganyang daming biyaya kung sila ay hindi maayos na kongregasyon. Oh, maayos ang pamumuno. Kaya ganyan na yung biyaya, sobra-sobra. Inday Lisa Flores, inalay na ni Pastor ang buhay niya para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Kaya ganun din namin siya kamahal. Yung pag-alay ng sarili niya nga lang, eh, nakita niyo yung final seeds, yung gabi, na yung mga kapulisan, nagmistulang mga satanas. Mga 10,000. Pero yung mga full-time miracle worker ni Pastor Kibuloy, prayer, dasal. Kita mo yung milagro, miracle? Niwala talaga ako sa milagro, napatunayan na ng KOGC. Sipin mo, mga 10,000 kapulisan lumusob sa kanila samantala sila nagdadasal. Iyakan ang iyakan. Tawag dyan, power of prayer. Kapangyarihan ang dasal. Makapangyarihan talaga yung dasal. Lalo na pag talagang devoted ka sa Word of God, Jesus Christ. Niwala po kayo. Talagang didinggin po kayo ng Panginoon. Ako, hindi man ako talagang parang religious ako, religyoso. Pero, walang imposible sa pagdadasal. Dasal ka lang. Lahat naman tayo mga Pilipino, pag nagdasal ka, maniwala ka, didinggin ka ng Panginoon. Meron ba kayong dasal na natupad na? Ako, sobrang dami na ho. Kaya, dasal lang ho talaga ang sandata ng mga taga-KOGC. Believe na believe po ako sa mga miyembro ng KOGC. Sabi ni Pro-Life Healthy, sound pastor ka na, Bisdak. Hindi ako pastor. Nakita ko lang sa KOGC. At mahirap po ako magiging pastor. Bag ako nagiging pastor, ako lang yung pastor na nagmumura. Walang magsimba sa akin.
Welcome sa Iglesia ni Bisdak. Membro na tayo. Mayroon akong simbahan, Iglesia ni Bisdak. Ako ang pastor. Walang magsimba sa akin, animal. Ate Chiray, recruit kita. Lemsitos, recruit kita. Gusto mo? Ay, pinatawa ko lang kayo, ha? Kaya kasi magpa-comment kayo, magpastor ka na, Bisdak. Wala nga magsimba. Imbes na hallelujah, nasasabi ko, alien! Alien! Wala, automatic ako, ikis. Magugulat yung mga magmimirembro. Si Raulong pastor to, ha? Alien-alien naman dyan. Hindi, ako pwede magpastor. Di kaya yung buhay ng pagiging pastor. Magiging ano ako, magiging pastor kwak-kwak. Baga ako nagiging pastor, baka siraan din ako ni ano, ni Risa Hontivirus, baka ma Senyor Aguila ako. Wala naman si Senyor Aguila sa Surigao, di ba? Tsaka, ako na papalit kay Senyor Aguila, Risa Hontivirus! Nasaan ka? Kasuhan mo ako, kasuhan mo ako! Gago, Senyor Aguila. Sabi ni Lilia, magaya nga kay Eli Soriano. Ano mo? Ano yun? Mahilig ba magmura yun? Hindi ko alam, hindi ko man nasundan sila. Amin, nauna lang pala sa akin. Sabi ni Lilia, ako service doc, 14 years old po ako. Andyan ako kay pastor, lumabas ako, 33 years old. Isipin mo, 14 years old, Ilin Bautista, oh, ito, makinig kayo. Lumabas daw siya, 33 years old. Kahit nasa labas na ako, ng karyan, wala ka pareho si pastor sa papangaral. O, ayun, 14 years old. Ito talaga, mga kapulisan, angels of death pa kayo. Huwag na kayong manira ng kapwa nyo tao, mga Pilipino tayo, magmahalan tayo. Bukod kay Bangag, di ko talaga mahalin yan kasama si Palaka. Si Mrs. Sir, contempt ka, Bisdak. Patagin na, panakot mo nila man. Kongreso ngayon, walang bukang bibig. Contempt. Puro contempt. Sabi ni Rosale, kung meron po dito mga viewers na taga Hong Kong at gusto mag-attend ng panambahan namin sa KOGC, welcome po kayo lahat sa OFW dito sa Hong Kong. Mga taga Hong Kong, pasok! Hoy, GGR, magandang hapon, Ma'am GGR. Ay, Rosana Adel Rosario, maraming salamat sa pakikibaka rin. Kasama rin po kayo sa pakikibaka. Salamat sa pakulay. Alam nyo ang pinakamasakit dyan ngayon, guys. Kasi pag-akala siguro ng mga palaka, mga bangagba, na pag si Pastor Kibuloy ay mapa-aristo nila, no, sumuko si Pastor, ma-detend nila, ay hindi na magkaroon ng opening diyan sa KOGC Kingdom. Pag nag-opening ang Kingdom ng KOGC, iyak siguro si Palaka. Siguro si Palaka. Mira, mong pastor. Akala namin di na mayatuloy yung Kingdom opening eh. Inawa namin kayong kasalanan. Wala, matuloy talaga yan. Yan yung magiging greatest achievement ng KOGC sa pamumuno ni Pastor. Kasi kung may corruption yan, di man siguro makatayo si Pastor kahit isang simbahan, kahit siguro isang puste, di makatayo. Mangurakot man si Pastor. Walang pagmamahal, mangurakot na lang ako. Ay, hindi ko naisipin tong mga miyembro. Wala. Talagang dumami pang miyembro. Nagkaroon pa ng sariling eskwilahan. Tindi mo, tindi. Ganda pa ng Glory Mountain, Prayer Mountain, KOGC Compound. Meron pang sasamal. Ay, grabe, ang ganda talaga ng KOGC.
ako, di kaya ako ma-recruit ni Pastor eh, kasi ang utos man dyan nila ito, guys. Ang utos man ng QGC, love your enemy. Apatay kayo diha! Kaya mga tagang QGC, huwag na po kayong ano, na mangarap na i-recruit ako. Hindi talaga ako pwedeng ma-recruit kasi na, walang love your enemy talaga sa akin. Mura kung mura talaga. Kapitbahay namin, kaaway namin, love your enemy, sa awa ng Panginoon, umulan ng bato yung yero, bubong nila. Ay, maraming salamat sa patuba, Ma'am GGR. Kaya yung magiging survivor lang dyan sa KOJC, talagang swerte ninyo. Yan ang sinasabi, many are called but few are chosen. Swerte talaga kayo dyan. Dahil nalampasan ninyo yung ano, ha, pagiging banal. Diba, Ma'am GGR? Pero pag ako ni-recruit, baka unang linggo pa lang, sasabihin ng mga ministro, Miss Doc, bawal ka. Grabing sungay mo, ang haba. Ay, sabi ni Sil Makaling, Sir, Bisdak, 21 years anniversary ni Pastor ngayon. Saan yung anniversary na yan? 21 years. 40 years na yung KOGC. Sasabihin talaga ng mga ministro, bukod sa mahaba sungay mo, Bisdak, grabing buntot, sumasanga. Kaya bawal talaga ako yan. Sasabihin siguro ng mga ministro. Maraming salamat, Ma'am GGR. Sasabihin siguro ng mga ministro kay Pastor, Pastor Kibuloy, yung vlogger ba na ni-recruit natin, yung Bisdak, di pwede. Sunshine, ay Sunshine Media ba yon? 21 years. Sunship? Sorry guys, ano man yan, di ko alam yung ganyan. Happy anniversary KOGC. Sunship daw. 21 years of sonship of Pastor Apollo Sikibuloy. Hello po, happy anniversary po sa inyo. Baka sabihin ako ng ministro, sino ba? Si Brother Ray ba yun? Sonship, anong ibig sabihin yon? Ayan pa lang, ma'am, di ko na alam. Di nyo talaga ako ma-recruit. Sonship daw. Happy anniversary po, Pastor Kibuloy. Rosale, venue po namin every Sunday at South Thorn Stadium. One Chai Exit A3 po. Contact nyo lang po ako para ma-guide po kayo. Sa Hong Kong ba yan? Oh, marami nang mag-membro tuloy sa KOGC. Pinasikat man ni Bangag ang KOGC, ho. Pinasikat. Ay, sonship, tinawag kang anak. Maraming term yung KOGC, no? Nagaya yung Kingdom Citizen. Ang tawag nila kasi Kingdom Citizen, yung kaharian dyan sa KOGC compound. Kingdom kasi nila yan. Yun yung kaharian nila. Parang yung KOGC ay maliit na kaharian. Small nation. Meron silang isang bansa. Parang isang bansa. Kaya, pag narinig ko lagi sa mga taga KOGC at kay Pastor, bansang kaharian. Tama ba? Patay, magiging pastor na talaga ako. Kaya narinig ko po sa mga KOGC, bansang kaharian. Yan. Kingdom citizen ang tawag sa kanila dyan sa ano. Parang meron silang sariling bansa. Meron kaharian na nandun na lahat. Meron din silang eskwelahan. Yan. Believe ako kay Pastor, galing. Ano, matalino. Walang katulad yan. Na yung pagkatao ni Pastor. Itong ginawa ho nila, lalong magpapatibay pa ho na ng relihiyon ng KOGC. Baka buong Pilipinas mag-convert na sa KOGC. Nako! Paano yan, abalos? Paano yan, palaka? Pero para ang hirap naman magiging KOGC, masyado silang mabait. No promise. Wala, sablay ako dyan.
Sabi ni Pamela, the declaration of sonship to the world, pagkasonship ni Pastor. Ah, ganon. Parang hindi ako nakarelate dyan, ma'am, pero congrats, ano na lang, happy anniversary po sa inyo. Sabi ni Merlin, attend ka muna ng service, mga seminar. Ah! Wala na. JGR Idol, mag-house speaker ka na lang para umunlad, talunin mo si Tambaloslos. Ayaw ko naman talunin si Tambaloslos, magnakaw, ma'am JGR. Tambayuda. Mahirap magnakaw, ma'am. Sunugin yung kaluluwa natin dyan. Sabi ni Chop, Bistak, mahimo kang pastor sa Katoliko. Hoy, kung hindi ninyo alam, nakaranas din ako ng pagiging seminarista. Hindi niyo alam. Wag niyo na lang alamin kailan. Elizabeth Kataw, Sir Bisdak, takbo ka party list. Anong party list natin? Bisdakan party list. Ah, pastor, takba ako party list. Bisdak party list. Lahat ng 8 million KOG, siboto kayo. Kongresista na ako niyan. Sabi ni Ma'am JGR, hindi para magnakaw, para sa taong bayan. Aw. Boto mo ako, Ma'am JGR, ha? Bisdak party list. Kaya ang party list man lang, 100,000 lang mamboto yan. No? Pag may kalahating milyon, may 1 million kang boto, kongresista ka na. Oh, kampanya ninyo ako. Ilan ba subscriber ko dito? 130,000, patay, congressman talaga ako. Tambaloslos, magiging congressman talaga ako. Nako, animal death penalty lahat. Sabi ni Jesus, support kita. Death penalty lahat. Lahat ng mga panukala ko, hukom bitay. Bitayin ang makurakot na sa gobyerno. Bitayin patiwarek. Lahat kayo. Ah, wala. Walang buboto sa akin. Wala sigurong buboto sa akin, animal. No? Sabi Ate Jem, Bisdak Heroes Party List. Sabi, yes, Bisdak Party List. Bisdak Party List. Manalo tayo niyan. Yari kayo sa akin. Baka ay kahirap-hirap, magiging kongresista, magiging senador pa. Bukod alo. Puro penalty talaga. Maniwala kayo sa akin. Corruption, death penalty. Magnanakaw ka ng kaunti, putol daliri mo na, isang daliri. Pag mahuli muli, isang daliri uli. Pag nahuli muli, isang daliri muli. Hanggat sa maubos yung daliri mo, kamay. Tapos ng kamay, pag walang maputol, pugot na talaga, gurgur na. Sabi Lucila Gabo, humanitarian party list. Mukhang hindi ako pwede dyan, humanitarian party list, kasi Ang aking plataforma, puro death penalty. Oh, kami manager kayo, ha? Sabi Melita Bryant, higpit mo, Bisdak. Higpitan talaga natin para mabago natin ang bayan. Kagaya ni Tatay Digong, sayang nga kay Tatay Digong, 6 na taon lang, extend pa sana yun. Wala man. Mga durugista, bitay. Oh, mga smugglers, bitay. Wala, talagang bubuto sa akin. Wala. Hindi pa lang ako tatakbo. Sigurado, kasuhan na ako ng mga animal. Hello, JGR. Parang nahuli mong buratatat. Yun na nga. Sabi, okay yan. Okay ang Bisdak party list. Alam mo, meron mang Bisdak party list na? Meron. Merong Bisdak party list, kaso nga lang, hindi sila nanalo. I think yung representative do nagre-represent Bisaya military taga Bohol. Kinuha nga nila ako noon nung nakaraang eleksyon, talo lang sila. Oh, kung sakali, may meron ng Bisdak party list. Kung gawin niyo akong representative diyan sa Bisdak party list, ay kampanya ko kayo. Ay, Bisdak party list. Meron talaga Bisdak party list. Oh, Bisdak party list. Gawin niya ako first nominee yan.
Boto tayo ng KOGC. Panalo tayo. Representative tayo dito. Pero usap tayo. Did penalty. Kasi military man ang representative dyan sa ano, nagre-represent taga Bohol. Inuntak nila ako dyan. Bisnak Parteles, ano, game tayo? Ano? Puro din penalty lang pag-usapan natin. Wala man matatapang ngayon. Merong isang ngayon, bago lang, si, ano, si Kayot Parteles, sinasabi na ibalik ang death penalty. Ako, gawa talaga ako ng panukalang hukumbitay. Lahat. Mga large-scale staff, hukumbitay, ganyan. Mga large-scale scammer, hukumbitay, wala siyang magawa dyan. Mga rapist, bitay, heinous crime, bitay. Bitay-bitay ba? Tino talaga ang tao. Corruption, bitay. Na. Automatic talaga. Linis siguro ng bayan. Kaso ang problema, di man mapasa. Kasi ang presidente si Bangagman. Malay natin, masipa si Bangag. Hindi, ang real kampanyo ang Bisdak Partiles in Australia, panalo ka na. Putangin na, mukhang seryoso kayo, ha? Sabi ni Ate Cherto, huwag mo kaming kalimutan kung baka ko ang inyong iboto lahat ng kalsada simentado! Pag ako ang inyong iboto, lahat kayo, mga magulang, may anak man o wala, may asawa man o wala, basta magulang, magkaroon kayo ng 10,000 allowance buwan-buwan. Tornis Salpanelo, ha? Pakopya ng plataforma mo. Ba't din mga simentado? Hindi lang mukha at itirito sa akin ang simentado. Gagawa ko kayo ng ribolto! Lahat ng mga tahanan ninyo para magiging teritoryo ninyo at walang makakaagaw na mga kapulisan na magnanakaw ng tahanan ninyo, lagyan ko kayo ng libreng ribolto! Patay na may ribolto. Tama na, ho. Ang dami na nating kwento. Anyway, kita-kits mo tayo mamaya, alas 8, imidya ng gabi. Maraming salamat po sa mga nagpakulay, Ma'am JJ Rosano del Rosario, Amelia Eloise, Pearl Russell, Mac Travelers, Luna the Great, Mercy Morano, Joy Lovely Needs, Janmer Barbarona, Bibian Plita, Rocha Kalimlem, Wendy Sevdalis, Emelita Bryan, Chalos, Gloria Bandi, Sally Paderma, Marisa Albiza, Manicuristang Ilongga, Gloria Bandi, Bautista Evelyn, Coach Ramos, Proserpina Veracruz, Alice Mil, Marisa Churoga, Jeffrey Magraig, Naipi, Phyllis Neil. Maraming salamat po sa inyo. Buhay po kayo! Sabi ni Ate Cherry to sa akin, ipos mo yan, Bisdak. Oo, ipos ko talaga. Itula ko talaga si Bangag. Dagang salamat, Visayas, ug Mindanao. Maraming salamat, Luzon. Maraming salamat, Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng mga... Sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.